Hi, Boss Toy. Yung ba talaga tawag sa'yo? Opo, yun po talaga. Hindi nga. Ba't may toyo ka? May tama sa utak. Hindi kasi ginagamit yun ng mami ko sa amin. May toyo na naman itong dalawa. Usually sa babae talaga yung mga toyo. Diba? Dahil ang babae ay parang adobo. Opo yan. Hindi kumpleto pag walang toyo. Toyo. Ba't nga Boss Toyo yung pangalan mo? Tawag sa akin dati, Oblak Toyo. Ah, ba't Oblak? Kalbo kasi ako lagi. Nung bata ako, lagi akong semi-kalbo. Kasi nga bad boy eh. So, kasi yung Pawn Stars, kaya ako na familiar dyan, yung sa Las Vegas. Pinapanood siya ni Paul dati. Tapos nagulat ako, meron na pala dito sa Philippines. Yes, ginawa ko lang po Pinay version. Ah. Gusto kasi talagang pahalagahan yung mga, alam mo, yung pinaghirapan ng lahat ng mga artist. Kasi hindi naman lahat is entitled para maging icon or idol or sikat. Paano mo nakuha yung mga iconic na mga bagay na yun? Sa vlog. Doon sila talaga eh. Kumbaga, nakita nila, nagkaroon sila ng idea. Sila yung malapit. Yes. Unang-una talagang issue dyan yung kay Jan Roa. Kay J. Roa, ba't ko daw binili yung jacket? Yun yung first episode. Tapos nasundan. Dumating din yung kay yung polo nila Francis Magalona tsaka ni Kiko tsaka ni Glock 9. Yan, isa din yan na nagpasikat nung show. Tapos, pinaka-biggest na talaga yung kay Cheska. Tapos ngayon, ang dami na nagpupunta. Like, nung isang araw lang, kay G. Romano, nasa balita na naman ako. Ngayon, kay Cesar Montano. Muro Ami. Yes, yeah, so, natingin ko madami pa. Long way to go pa. Yung talaga pero yung may mga bumibili. May bumibili pero hindi pa ako nagbebenta. Ah, kinukollect mo pala. Yes. So, hindi ka lang exclusive sa celebrities. Let's say, mga past presidents. Eh, lahat yun kinukuha ko. Halimbawa, unang libro ni Ricky Lee, yung mga iconic yes, mga... Yes, pwede din yun. Meron gustong makuha yung costume ni, ano, ni Bossing Vic, yung Lastic Man. Ganda yun, gawin mong museum. Yes. Yun na po yung plano ko. This February, we will start to build yung museum ko. Titawag ko lang ng museum, pero hindi naman siguro museum yun. Basta yung shop ko na to showcase yung mga lahat ng nabili ko. Kilala ka namin as Boss Toyo, tapos kumukuha ka nga ng mga memorabilia from famous Pinoy yes, icons. Yes, celebrity artist. 13 years old ka pala nung nalaman mong ampun ka? Yes, pero elementary pa lang meron na akong konting hint na ampun na ako kasi in-approach ako ng tunay kong kapatid na hindi ko alam na tunay ko siyang kapatid. Dumating siya, sabi niya, ampun ka lang dyan, ginanon ako. Sino to? Parang ganun yung mga natin ko. Bakit mo ko sinasabihin ng ganyan? So, hindi ko naman siya inintindi. Tapos hanggang umuwi ako, iniisip ko siya. Tapos tanong-tanong ako, na-found out ko na ampun pala talaga ako. So, eventually, nakilala ko yung mga kapatid ko. Pero hindi naging maganda yung effect kasi nung nalaman mo na ampun ka, nagrebelde ka. Nagrebelde. Tapos napunta ka sa masamang bisyo. Yes, talaga nagsagad-sagaran ako noon sa... Bisyo is drugs at 13. Yes. Ay, naku po, andyan na lahat ng miserableng naranasan ko sa buhay ko. Ang effect noon is kwentuhan hanggang dumating na yung punto na di na ako nauwi ng bahay. Hindi na ako nag-aaral. Kick-out ako lahat ng school sa Cavite. Actually, ilang school bakit yun. Notorious ka? Ganon? Sobra. Ang natapos ko lang talaga is grade 6. Yes. Hindi ka nag-high school? Nag-high school ako first year. So, tapos? After that, wala na. Puro kick-out na. Lang bakit napaso. Ka nakikick-out? Anong mga kaso mo? Kasi nga, sobrang pasaway ko. Lahat notorious binumuli kid ko. Eh. Oh. Minsan, pinapasabog ko yung transformer ng school para mag-brownout, para mag-uwian. Tapos pag nakikick-out nga ako, tuwan-tuwa pa ako. Tapos kasama ko yung mga tropa ko. Hindi ka pinapagalitan ng nanay mo. Wala na silang magawa. Actually, nung lumaki na ako, doon ko na naisip na sobrang perwisyo yung nagawa ko sa kanila. Alam mo kung ano yung na-feel mo? Yung feeling na rejection. Na hindi mo na-process, kaya nagrebelde ka. Yes. Yan yung sinasabi nila in the 80s and 90s, yung rebel without a cause. Tama. Hindi mo alam kung anong dahilan, pero gusto mong magrebelde. But ang deep root nun, yung feeling na unwanted. Yeah. Feeling mo na
pinamigay ka, bakit hindi ba ako kamahal-mahal, bakit ako yung pinamigay, bakit hindi ako tinanggap ng sarili ko magulang. Pero at 13, hindi mo na po proseso yes, lahat yun. Yes, wala pa. Ang inisip mo lang nun, bakit gano'n? Para puro questions na walang kasagutan. Yes, kaya magta-turn ka sa bisyo kasi ang bisyo... Doon ko nakukuha yung comfort zone ko kasama yung mga friends. Kumbaga, nafe-feel ko na welcome ako dito. Pero pagdating mo na yung ngayon, nung na-realize ko na yun, nung mga nagbago na ako, dapat hindi pala kasi mahal na mahal ako nung mga umampon sa akin. Sobrang pasasalamat ko sa kanila. So, wala na sa isip ko na malaman yung roots ko. Okay na ako na nalaman ko yung mom ko, kung sino, yung mga sisters ko. Pero yung dad ko pa, tapos para magkita pa ulit, wala na. Actually, akala nila, pag nakikita nila ako sa social media, matapang. Pero sa family namin, pag nagkaroon kami ng problem, malakas yung depression. So, nilalabanan lang namin. Ba't ka na dumaan sa period ng depression noong 2009? Nakakatawa nga yun. Alam ko pagkakatanda ako nun, kaya ako nagpakamatay nun kasi parang nainlabata ako sa pangit. Hindi nga. Bakit ka naman napakamatay dahil sa babae? Siguro kasi very longing for love ako noong mga time na yun eh. Lahat ng tao na nakakasama ko, feeling ko mahal na mahal ko sila. Tapos inahanap ko yung pagmamahal nila na return sa akin. Pero dapat hindi ko na yun ginawa. Kasi nabigay naman nung... Binibigay sa akin nila. Hindi ko lang nakikita kasi bulag ako noong time na yun. Kasi bata pa nga. Tapos puro barkada. Alam mo naman, ilang beses din ako na rehab. Kailan ka na rehab? Year 1999... 1999-2000 hanggang 2000. Hindi, bata mo pa nung na-rehab ka? Yes, mga 19 years old ako. Sunod-sunod yun eh. Sino nagpa-rehab sa'yo? Si daddy ko tsaka si mami ko. Yun. Saan ka nag-rehab? Sa Bikutan. Yun yung pinakamahirap na rehab before. Bakit? Pagpasok mo kasi doon, hindi ka dadalawin ng 2 months. So, you have no choice to kainin yung pagkain doon. Ano pagkain? Ang pagkain doon, mahirap siyang kainin kasi hindi talaga masarap. Tapos magmamarcha ka pa ng isang oval para lang makakain. Tapos, piti yung hygiene. Naliligo kami doon sa isang room, 50 kami. Meron sa dulo, drum. Babasahin ka ng 2 tabo. Yuyuko ka, panyan, pila ka ma'am, ganyan. Tapos upo ka, ganyan. Babasahin ka niya ng 2 tabo. Tapos, yun na yung ligo mo? Hindi. Tatayo ka na noon, pipila ka ulit. Magsasagod ka na habang nakatayo. Within that line. After doon, sabay mo na rin ang toothbrush noon. Everything na yun. Tapos pipila ka ulit, babanlawan ka ng 5 tabo. Yun na yun. Pag may sabon ka pa, bahala ka na. Bahala ka. It's either papaluin ka ng tabo sa ulo or sisipain ka. So yun yung unang-una kong iname dun sa rehab. Sabi ko, gusto ko maging shower man. Kasi malinis ako eh. Kahit nag-a-addict ako, pag naglilinis ako lang ako, sobrang linis na. Minsan, pudpud na, yun na yung trip eh. So yun na napagtitripan ko lagi. Magkuskus ng mga katawan. Pero teka, di ba nag-rehab ka? Nakatulong ba yun? Hindi. Paglabas ko ng rehab, shabulit ako. 1 month lang, binalik ako ng rehab. For 1 year ulit. Same rehab. So yun yung time ko talaga na sobrang miserable din na, dahil sa bisyo naman yon. Actually, pwede naman ako hindi maging miserable, pero I chose na maging miserable. Tumitira ako sa squatter, hindi ako nauwi. Sa silong na puro kanal lang yung ilalim. Kasama ko doon, puro mga taga-squatter, matatanda. Wala, doon talaga ako pero tumitira. Pero meron ka naman bahay, may yes, pamilya meron. Ka naman. Meron, pero ayoko. Ba't kaya yun ang ginagawa mo noon? Yun lang, naisip ko talaga bata pa lang ako noon. Sila yung nakasama ko, nakakausap ko, nakakakwentuhan ko. So, kasi sa bahay, hindi. So, walang ganong kwentuhan. Yung mga nakagisnan kong kamag-anak, iniiwasan ako. Sa mga handaan, lagi ako naka-isolate. Parang hindi ako napapansin. Kasi nga, tarantado ako. Hindi ko sinisisi yun na dahil ampun lang ako. Kasi talagang, nung nalaman ko ng ampun na ako, nagpakawalang yana ako eh. Sa relatives ko, sa lahat. So, sino matutuwa? So, syempre, lahat sila, hindi sila natutuwa sa akin. So, ako, every time na may gathering, doon lang ako sa Santa Fe. Pagka kasama ko na yung friends ko, ako na yung bida. Masaya na ako. So, na-enjoy ko. So, ganun ako lang ganun. Yung paulit-ulit na lang ginagawa. Mas okay na ganun ako. Kailan ka nagbago? Nagbago ako siguro mga 24 years old ako, 23. After that, the last rehab that I went, doon ako nagbago. Bigla. Ayoko na lang lumabas ng bahay. Sabi ko, nagkasakit ako ng dengue noon. Nung pagkatapos noon sa hospital, pag-uwi ko sa bahay, hindi na ako lumabas after 1 week. Then after 1 week, nung lumabas ako ng bahay, hindi ko na siya hinahanap. Ang hinahanap ko na noon, trabaho. Ang pagbabago talaga nasa tao yun. Yes, all of a sudden lang, parang gusto ko lang magtrabaho.
Hindi mo na hinanap yung pagdadrugs. 24, nagbago ang buhay mo kasi nagsimula yung desisyon na ako na mismo, babaguhin ko na yung buhay ko. Ayoko na ng ganitong klaseng pamumuhay. Yes. Naghanap ka ng trabaho? Naghanap ako ng trabaho. Buti na lang, nung nag-ship ako dun from Bisho, dire-diretso until now, naging masipag ako. Lagi ako hindi tumitigil sa mga paano mag-earn. Paano yun? Kasi palimbawa, may nanonood sa atin na sila naman yung dumadaan dun sa may bisyo sila, sila yung nalulung sa ganitong masamang gawain. Paano nila marireach yung point na katulad ng sayo na nagising ka na lang? Ako, mapapayo ko yung tumigil ka muna ng 3 oras, i-post mo muna yung buhay mo. Ako kasi pinost ko, parang nagkaroon lang ako ng post sa buhay ko that time. Ano na nga bang ginagawa ko sa buhay ko? Magkakaroon kasi, ka ng realization. Yes. Habang nagbibisyo ko noon, ang gusto ko noon maging mayaman. Paano mo yun magagawa kung nagbibisyo ka? So hanapin mo talaga ano ba talaga yung gusto mo sa buhay. After noon, trabaho ko. After nagtrabaho ko, dumating din tayo sa buhay ko na sobrang hirap pa. Yes, dumating pa ako sa buhay, sobrang hirap. Noong time na umalis na ako dun sa poder nila, daddy ko at mami ko, kasi nga, bumagsak din yung kabuhayan namin. Ako, kahit di na ako addict, masaway pa rin ako eh. Lasinggero naman. Araw-araw naman inom. So, umalis ako doon na dumating yung pinakamahirap na parte ng buhay ko. Hindi na ako pwede doon. So, ako na lang mag-isa. So, buti hindi ka bumalik sa pagdadrugs. Hindi. Tamang away naman ako noon. Tamang inom, tamang away. So, war freak ka naman. Tarantado pa rin. Sa tindahan, di ba? Yung tindahan na Sari-Sari Store. So, nandun na ako, mga 6 p.m. Hinantay ko muna mawala yung tao. So, nahanap ako ng tiyempo para makapagsabi dun sa may-ari na baka pwede pong makautang ng Corby para may makain kami. So, tagal siguro, mga 1 oras na ako nag-aantay dun. Kunyari, tambay-tambay lang ako dun kasi naiiya nga ako eh. Eh, nung walang-wala, kailangan ng kumain, nag-try ako, di ako napautang. Eh, may mga tao doon. Alam mo yung umuwi ka ng nakayuko, daliyang hiya ka. Kasi yung talagang sarutang na corn beef lang, 20 pesos, tapos hindi ako napautang. Yun siguro yung rock bottom, yung pinakasadsad na parte ng buhay mo. Walang-wala ako dito. Di ba? So, ang gagawin mo, magnanakaw ko sa bakery, mga ganun. Kasi nagawa ko talaga yun, makuha ng cellphone. Ah, naging snatcher ka dati. Oo, nananapok ako, kinukuha ko yung alahas. Ganon, talagang... Pero hindi dahil sa bisyo. Dahil sa wala talaga kaming means of living. Pagkain. Eh, kasi hindi nga ako nakatapos eh. So wala rin ako makuha ng trabaho. Kasi nung time niya, puro mali yung mga nakakasama ko eh. Kaya mali ang mga naisip mong para. Kaya totoo yung sinabi mo, depende talaga yan sa nakakasama mo eh. Kung nakakasama mo lahat gumagawa ng mali, akala mo tama na yung mali eh. Kasi ginagawa na lang lahat eh. So, tingin mo, tama na yun. Kahit alam mo na minsan, tangin na, mali na to, ha, di ba? Paano ka nakaalis dun sa ganung buhay? 2013 ata ako talagang nagkaroon ng tamang pag-iisip, tamang wisyo na baguhin yung buhay. Nagsimula ako sa online selling. From Cavite City, binabiyahe ko pa yun ng Manila. Tutubo lang ako ng 400. Mga 2,000 ko binibenta, 200 pamasay, 200 yung tubo. So, yun lang yung pinagkakasya namin dati. So, sinagad ko na yung pagiging masipag. May nakapag-feature sa akin, nakagrupo ko din sa G-Shock dati, na pinost niya. Na nag-grab ko yung picture na natutulog ako dun sa, habang nag-aantay ng train, ng MRT, dun sa Santolan. Nakasandal talaga ako dun sa poste. May picture yun eh. Kasi talagang, gusto ko nung pag-uwi ko ng bahay, may pera eh. So, naging may anak ka na ba nun? Yes, may anak na ako na. Isa din yun siya talaga nagbago sa akin. Sa anak ko na yun, nung dumating yun sila, doon na sabi ko, hindi na para maranasan nila yung naranasan ko. Yun ang pinagkakaingatan ko. Kasi ayoko masira sa kanila. Ngayon kasi, tinitingnan nila ako eh. Tatanong ko yung isang anak ko, anong gusto mo? Gusto mo maging si daddy, ganon. Kasi nakikita niya, magnegosyo, mag-business. Ano ang naging sikreto para maging okay na yung buhay? Alam mo, isa lang yan eh. Yung environment na nakasama ko, puro tama na eh. Sino na yung mga sinamahan mo na nung time na yun? Mga businessman na hindi nila ako minamaliit, kahit mga bilyonaryo na sila. Ang dami kong mga utang na loob sa mga businessman yan. Kasi nung time na wala akong punan, sila yung unang mga nagbigay sa akin ng malalaking punan. Ito, kasi nakita na sipag talaga ako. So ako never ako nag-let go. Yung sipag ko, simula noong 2015 hanggang ngayon, ganun pa rin ako. Ang gusto ko lang talaga yung pakita sa akin yung sipag, determination, hindi yung kayamanan. Kasi hindi pa naman ako mayaman eh. Ako, para sa akin ang mayaman, yung kaya ko nang magbigay sa tao nang hindi nasasaktan yung bulsa ko. Kaya minsan nasabihin ako, oh, kaya ba tulungan yan? Sabihin ni... Kasi si Loves, yung asawa ko ngayon, si Loves Joy, yan. Sobrang pasasalamat ko sa kanya kasi siya rin talaga yung umayos. Nagtuwid.
Yes, kasi nung 2020, walang-wala pa rin ako niyan, na-bankrupt ako. So, tinulungan niya ako. So, pares kami online seller kasi masipag din siya. Alam mo, katalagang pag nasa tamang tao ka, yun. Nasa tamang mga environment ka, mga kaibigan mo, aayos ang buhay yes. mo. Kaya masasabi ko ngayon nasa tamang path ako. I know, I'm getting there. Kasi right path, napapaligiran ako ng mga tamang tao, napapayuhan ako, nakakakuha ako ng mga ideas. So, sa tingin ko talaga, nasa right path ako para umaman. And alam kong darating yun para sa amin na pamilya ko. Paano mo dinideal yung mga negativity sa online world? Yung negativity, tinaturn ko sa positivity. Kasi napaka-positibo ang tao. Lahat ng paniniwala ko, inisip ko mangyayari. Kasi nga ayoko magkaroon ng negativity kasi alam ko yung depression ko. Sobrang madali. So every time na may pumapasok pa lang sa akin mga bagay na parang nadadown ako, buti na lang, andyan nga si Loves. Pag alam niya kasi, alam niya kung ano, ano na iniisip mo. So agad-agad, pinapalitan ko ng positivity. Kasi hindi naman nilalam yung tunay na ako. Mas marami naman yung nakakakilala sa akin. Actually, mas marami naman yung nagmamahal sa akin kaysa mga nambabash. Actually, last year lang, galing ako sa sobrang down. Pero wala pang one month. Yung door na nag-close, nag-open sigad ng mas malaki. Eh, pumutok ako lalo nitong mga November lang. So sabi ko, di ba, yung mga challenges talaga, part lang talaga ng buhay. Kaya sabi ko, sobrang tatag ko ni. Kasi yung mga nararanasan ko talaga, sabi ko parang, siguro sa iba, baka sumuko ko na. So yun din yung sinishare ko sa mga tao. Na kailangan maging matatag lang tayo. Hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Kahit ano't ano pa man. Kasi sabi ko, kung kayo naghihirap ng time na yun, ako rin naghihirap din ako nung time na yun. Nakaya ko. Ikaw ang bubuo, sisira, gagawa. Yes. At mag-aayos ng buhay yes. mo. Walang ibang tao gagawa nun sa'yo. Magsisimula lahat yon sa isang desisyon. Sa isang desisyon. You know, God, the universe will conspire. Tama. Para ibigay sa'yo yung mga opportunities lahat. Na para sa'yo. Totoo yun, ma'am. Pero magsisimula yun sa desisyon. Totoo yun. Ibibigay niya sa'yo lahat. Totoo yun. Naranasan ko na yun. Alam mo, may inihiling ka na bagay. Magulat ka, hindi ibibigay sa'yo. Tatanungin mo, bakit hindi binigay sa'yo. Pero after ilang panahon lang, bibinigay siya sa'yo hindi mo ina-expect, na mas malaki pa. So talagang sabihin mo, iba rin talaga yung will ni God, tsaka will as yung pagiging tao mo. Pag sinamahan mo kasi talaga ng will yan, ibibigay sa'yo yan eh. Never din talaga ako susuko. Sa tingin ko, siguro hanggang mamatay ako, hindi ako susuko sa laban ng buhay. Pakilala at ayan si Loves. Ngayon, si Loves. Ano kami? IVF. Oh, bakit? Pangalawang IVF na. Nung una nakunan. Nag-IVF kayo? Yung una nakunan. Last year. Ngayon, IVF ulit. Nag-labor po ako ng ano? Nang patay na. Nag-iyak ako. Okay. Binigyan mo siya ng name? Opo. Ito po. Peanut tsaka Lil Pini. O, isipin mo. May nabasa akong ganun eh. Pag daw nawalan ka ng baby, isipin mo na lang, you now have an angel with a name. Iyak na lang siya. Hindi, promise ko yun ah. Maghanap lang ako ng movie. Teka, ibibidyo ko yung promise. Ah, sige, baka. Siyempre, pwede natin i-post. I-post natin. Pagka ano tayo, binudol. Sige, anong promise? Anong promise? Hindi, promise talaga ako. Mag-isip ako ng pelikula na pwede kong bigay sa'yo yung either outfit ko ayong. Or nasuot ko. Sige po, ma'am. Ayan, no, pe-promise. Sige po.